Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama natin ngayong araw ang ating Majority Floor Leader, Attorney Konsehal Darwin Ikay. Maraming salamat Konsehala Beng at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, September 18, 2020, ating tatalakayin ng placement of certain areas of Barangay Santa Ana under an expanded localized community quarantine or LCQ, violations report, at COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig. Placement of certain areas of Barangay Santa Ana under an expanded localized community quarantine. Ayon sa kasalukuyang datos na hawak ng Taguig Safe City Task Force at ang rekomendasyon ng Quarantine and Containment Management Team, simula September 18, 6 PM hanggang September 30, ang mga sumusunod na lugar sa Barangay Santa Ana ay ilalagay sa ilalim ng Expanded Localized Community Quarantine. Pulong Candy 2, Samasipat, Faculty Street, Romantic Street. Ang mga patakaran at alituntunin alinsunod sa probisyon ng Safe City Task Force Advisory No. 12 ay dapat ipatupad sa nabanggit na mga lugar. Sino man ang individual na lalabag sa mga panuntunang ito ay mapaparusahan alinsunod sa Republic Act No. 11332 o kilala bilang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act, kaugnay sa Presidential Proclamation No. 922 at iba pang batas at ordinansa. This will be without prejudice to the filing of an administrative case if the violator is a government official or employee. At upang mapaigting ang pag-isolate at pag-contain ng virus, ang City Epidemiology and Disease Surveillance Unit or CEDSU at Quarantine and Containment Management Team ay nirerekomenda ang mga sumusunod. Una, pagsasama ng mga karagdagang kalye o lugar na idedeklara sa ilalim ng LCQ batay sa pinakabagong datos. Pangalawa, mas mahigpit na pagpapatupad ng mga quarantine protocols upang malimitahan ang paggalaw ng mga residente. Pangatlo, pagpapatupad ng isang mas agresibong hakbang sa pag-test ng isang komunidad at patuloy na paghahanap ng mga aktibong kaso. Ito ay dahil sa patuloy na paggamit ng systematic mass approach on responsible testing o SMART program na inimplementa sa Barangay Santa Ana. Gayun din ang mga quarantine report at updates ng Quarantine and Containment Management Team o QCMT sa isang pagpupulong na naganap noong September 16 at 17, 2020. Para naman sa violations report, as of September 17, 2020, RA 9165 isa, RA 10591 and RA 9165 dalawa, RA 9165 dalawa, RA 9165 and RA 11332 dalawa, RA 11332 and Article 151 of RPC isa, curfew for minors 62, GCQ violators 121 for a total of 191. Para naman sa ating COVID-19 case updates, nakapagtala ang Taguig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit o CEDSU ng 91 na bagong COVID case nitong huling 24 hours at 86 na karagdagang recoveries. Sa kabuuan, ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ay 6,504 at 6,008 naman ang recoveries. Dalawa naman ang naitalang nasawi sa sakit. Sa kabuuan, ang bilang ng mga nasawi ay umabot sa 55. Habang ang bilang ng mga active cases sa Taguig ay nasa 441 nitong September 17, 2020. Sa kabila ng mga naitalang bagong kaso, patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga recoveries araw-araw sa lungsod ng Taguig. Ang Taguig ay nakakuha ng 86 new recoveries nitong September 17, 2020. Layo ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng mga implementasyon at aksyon laban sa COVID-19 ay patuloy na dumami pa ang bilang ng mga recovery sa Taguig. Dahil sa agresibong aksyon ng lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit, ang Taguig ay nananatiling isa sa pinakamababang active cases sa National Capital Region
ang Tagigreen ang isa sa pinakamababang bilang ng mga may nasawi sa COVID-19 sa buong NCR. Ang datos ng mga naitalang kaso ay nagpapakita ng pagsisikap ng ating pamahalaan upang maihatid ang mga serbisyo sa mamamayan sa pamamagitan ng active case finding at testing. Ang lungsod ng Tagig ay nakapagsagawa na rin ng 46,949 PCR tests sa pamamagitan ng smart testing program. Kasama na rito ang drive-thru testing, testing na isinagawa mula sa mga health centers, at testing ng City Epidemiology Disease and Surveillance Unit o CEDSU. Patuloy na pinaalalahanan ng lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ng pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad. Ang siyudad ng Tagig po ay patuloy na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Kaya't ang bawat isa ay inaasahan na patuloy na sumunod sa lahat na alituntunin na ibinababa ng ating national at local government. Tayo po ay inaasahan na sumunod sa lahat ng protocols ng social distancing, pagsusot ng mask tuwing lalabas, pagsusot ng face shields kung ikaw ay sasakay sa mga pampublikong sasakyan, kung ikaw ay papasok sa iyong workplaces, at kung ikaw ay papasok sa mga commercial spaces. Tayo po ay panatilihin natin malinis ang ating mga katawan. Dito sa Tagig, patuloy po tayong magtulungan. Dito sa Tagig, patuloy po tayong magbayanihan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Konsi Ikay. Maraming salamat rin po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Tagig Daily Report. Para po sa latest information at updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Tagig, magpatuloy tayong magbayanihan.